This has been our world for 5 years. Our handbook says that Tamaraw is the pet name of every FEU student. Known scientifically as Bubalus mindorensis, it is the only one of its kind in the world. The Tamaraw is one of the most intelligent, pugnacious, and aggressive animals, just as Far Eastern University is known for its advanced, progressive policy in contemporary education. Pag nag-FEU naman kasi po, ang tawag sa amin, TAMS. Kaya, galing po sa Tamaraw din. So parang, siguro panahon na para malaman namin kung bakit nga ba Tamaraw yung pinangalan sa amin. Kami ang mga Tamaraw, aktibo sa pag-iisip at katawan. Di takot dumanas ng bagong karanasan. Relax. Di nagpapatalo sa mahirap na pagsubok. Pero ang totoo, di pa ako nakakakita ng Tamaraw. At sigurado ako, wala pang FEU student sa ngayon ang nakakita na ng buhay na Tamaraw. Hindi ba po ako nakakita ng Tamaraw sa ang FEU naman po, di ba? Mga Tamaraws po kami dito. Gusto ko makita kapwa Tamaraw ko. The Tamaraw was chosen as the symbol of FEU because the animal, first of all, is unique to the Philippines. And in the early years of FEU, the founder himself and the junior, who also became president of the university, Nicanor Reyes Jr., used to hunt. At that time, the consciousness about hunting was different. Hunting at that time, was a gentleman's activity. And the Tamaraw must have appealed to them because the Tamaraw is very brave, strong, intelligent, and bold. 1928 na maitatag ang FEU. Ang FEU founder na si Dr. Nicanor Reyes ang pioneer sa pag-introduce ng accountancy bilang kurso sa kolehiyo. Siya rin ang nagpauso ng evening classes para sa working student. Ito ang naging daan para makapagtapos ng college ang maraming mahihirap na mamamayan. Walo lang ang estudyante nang magbukas ang Institute of Accountancy noong 1928. Dahil sa tuloy-tuloy ang pag-unlad na universidad, patuloy na tumaas ang bilang ng estudyante. We're learning that the population of the Tamaraws, their animal Tamaraws, is declining. And while our population has grown to what it is now, 25,000, it is considered as critically threatened. Ibig sabihin, critically endangered. Ibig sabihin, siya yung nasa unang-unang linya ng mga hayop na nanganganib. High risk, very high risk of extinction. Na ang kanyang population is less than 500 mature individuals. Nakakalungkot dahil noong 1900s, sinasabing di bababa sa 10,000 ang populasyon ng Tamaraw sa Mindoro. Tamaraw is a special one. Dito lang siya makikita sa Pilipinas, lalo tigit sa Mindoro. No? So kung mawala siya sa isla ng Mindoro, wipe out siya sa buong Pilipinas. And definitely, wipe out siya sa buong mundo. Diba? So kung sa Pilipinas siya, pag nawala siya, tayo lang ang sisisihin ng buong mundo. You let the very special species found only in your area to be extinct at the compromise of all the global community. So hindi lang para sa atin, it is a pride of the Philippines, no? The Filipino people have it, and we have the responsibility to take care of it. Dahil simbolo ng FEU ang Tamaraw, ang pagligtas nito at ng kapaligiran ay naging importanteng issue para sa universidad. And one of the very specific things they've done is to tie up with the Institute of Arts and Sciences
to create an organization called FEU Tamaraws, Save the Tamaraws. And this organization is designed to help the Tamaraws, or the preservation of the Tamaraws in Mindoro. Ipinadala kami bilang participant observers sa annual Tamaraw Count na taunang ginagawa ng Protected Areas and Wildlife Bureau mula noong 2000. Excited kami! Sa loob ng 77 years na pagkakatatag ng universidad, ngayon lang uli magpapadala ng mga estudyante sa Mindoro para mapag-aralan ang Tamaraw. Araw ng Lunes, dumating kami sa San Jose. We're in Tamaraw Country. Puro Tamaraw ang pangalan ng business establishments dito. Nalaman namin na noong araw, kinakain ang karne ng Tamaraw at ang sungay ay idinidisplay bilang trophy. Gaya ng nakita namin sa bahay ng isang barangay captain. Kolektor lang si Captain Lanusa at hindi isang hunter. Saan niyo po nakuha yan? Eh, mga napuntang patangan to. Isa, may mga dala silang... Aba, ito ba? Dati may dala silang mga sungay ng... Pusa, baboy damo, gano'n. Ano po yung mga batangan? Ay, nag-alok-alok sila lang gano'n. Inalok niya tapos. Parang binayaran nyo na rin po. Oo, balang, ano dyan, mixed vaporab. Okay. Tsaka yung roast bowl na sardinas. Hindi kapalit po ng... Kapalit, tsaka 20 peso yata. Sabay tayo. Sige po. Medyo masipit lang dito. Tama na ako. Oo nga ko eh. Tama na ito. Pusa. Pusa. Baboy damo. Baboy damo. Bull. Pating. Ah, pating. Pating. Natatandaan ko pa nung high school ako, nakatim pa ako ng tapang Tamaraw noon eh. Ah, nakatim pa po kayo? Ah, masarap. Itim masarap po. Lasa po. Anong singlas? Lasa po siya, na kulay itim siya mano. Lasa po siya. Itim yung laman niya, pero lasa po siya. Ngayon po, may niluluto pa po ba ng Tamaraw ngayon? Ay, wala ka nang Tamaraw ngayon. Wala na. Wala na. Dako, swerte ka kumaka. So, bihira na po ang mga Tamaraw ngayon dito sa Mindoro. Parang wala. Sayang eh. Nawawala. Pag nawala ang Tamaraw, wala ng Mindoro. Sayang. Nung araw, kahit natalimtag na ito, nakakaligo kami sa ilog. Ngayon, wala ka nang makita ang tulig sa ilog. Saan po ba tayo ang Tamaraw? Wala na. Dahil nakakalmo na rin yung bundok. Simbolo ng Mindoro ang Tamaraw. Pero alam nyo bang, 90% ng Mindoreño ay hindi pa nakakakita ng Tamaraw? Lalo tuloy tumindi ang excitement namin na makakita ng buhay na Tamaraw. Tumigil muna kami dito sa opisina ng Tamaraw Conservation Project. Siyempre, may sungay rin ng Tamaraw rito. Sungay ng babaeng Tamaraw. Pag rounded yung horn, yan ang female. Pag male, may corner siya. Wala nga lang tayo sample ng may corner siya. Puro babae ito. Pero usually, ganyan lahat yung formation niya, V-shape. Tapos ito yung pagkakaiba ng Tamaraw at saka Carabao. Yung kanyang half moon shape yung ano niya, yung horn. Tapos V-shape siya. Tapos yung tail niya, mas mahaba sa kalabaw. Mas maikli ang Tamaraw. So, yun yung pagkakaiba niya. Pabilog yung sa kalabaw. Isa pang pagkakaiba ng Tamaraw sa kalabaw ay di talaga napapaamo at nadodomesticate ang Tamaraw. Mabangis daw talaga ito at mailap. Pero noong araw, noong makapal pa ang mga puno sa kapatagan, ay bumababa pa raw ang mga Tamaraw sa baryo. Thank you.
Panyak. Hindi biro ang matatarik na bundok na aming dinaanan. Salamat at may kawayang tungkod na naging pangatlong paa namin. Isang mahaba at nakakapagod na pag-akyat sa magawang site ang naging karanasan namin. Kalahati pa lang ng 6 na oras na lakaran patungo sa istasyon na titigilan ay pagod na kami. Mabuti na lang at may tagabuhat ng aming mga gamit. Kasama namin ang mga batangang mangyan na nagsilbing mga porters. Magpapabuhat nga sana ako sa mangyan. Tapos willing ako magbayad kahit magkano. Apo, kaya lang tumanggi eh. Sabi ko, pwede po ba ako magpabuhat? Ayoko, sabi nung mangyan. Kahapon nga yun, naglalakad kami. Sobrang pagod natin, mga 5 oras na yun. Sinatanong ko na yung chef, may number ba ng FEU? May number ka ba ng FEU? Kung may cell site lang dito, tatawag na ako ng FEU para magpakuha ng chopper. Sobrang pagod. Mahirap pala talaga yung pag-akyat ng bundok. Pero pag nakita ko siguro mamaya or bukas yung mga tamaraw, siguro to some extent ma-uplift din yung ano, yung pakiramdam ko. Lalong tumindi ang pagod nang makita namin ito. Wala kalala yung kaingin dito ngayon sa Pilipinas. Akala namin sa libro-libro lang, nung unang panahon, yung hindi pa na masyadong na-introduce ang teknolohiya sa bansa. Baka siguro noon. Pero hindi ko inakala na hanggang ngayon, ganun pa pala kalawak at saka kalala ang kaingin sa atin. Saka parang halos yung buong kabundukan na sinunog para sa kaingin. Eh yun, lalo kang nadidepress kasi ano na, pangit na yung mundo, pangit na yung nakikita mo. Walang katapusang lakad. Naintindihan ko agad kung bakit ang layo na ng aming naakyat ay wala pa rin tamaraw. Walang hayop na mabubuhay rito. Inabot kami ng halos 7 oras bago nakarating sa istasyon na paglilipasan namin ng gabi. Grabing pagod. Salamat at may kalahating araw na pahinga para sa susunod na mahabang lakaran. Nakilala namin ang ilan sa mga porter na kasama namin. Ano pong pangalan nyo? Rinando po. Fernando po? Rinando Pudonjor. Ronaldo! Habang abala sa pagpaparte ng mga supply, nakakailanganin ng iba't ibang grupo na magbibilang ng tamaraw, pinuntahan namin ang isang historical marker ng Tamaraw Conservation Project ng gobyerno. This marker symbol of the desire of the Filipino people to preserve the tamaraw, an indigenous species found only on this island of Mindoro. Unveiled this 8th day of May 1969 by His Excellency President Ferdinand E. Marcos. Noong ma-discover nila na may tamaraw noon, nalaman ni Marcos na may tamaraw dito noon, kinuha nila kay Kukurinorop itong iglit. Tapos pinababa yung baka. Yun, kaya yun. Tapos nagtayo sila ng foundation. Kasi 1963, may pastuhan na dito sila Corinop noon.
Dati kasi rancho nga ito ni Koryanov eh. Itong whole area, rancho to dati. So I think sino that po was... si Koryanov? Well, ranch owner, hindi ko alam po ng background niya. Pero itong lugar kasi nga, rancho niya to. Kasi Mindoro noon, puro rancho eh. Ang malawak na area pala ng Iglit Baco National Park ay dating sentro ng cattle ranching. Mabuti na lang at noong 1970, sa bisa ng Republic Act 6148, ginawa itong isang reservation area. Noong mga 1900s kasi, ang tamaraw natin ay napakarami pa. Subalit dumating dun sa punto na noong 1935, nagkaroon ng sakit yung ating mga tamaraw. Nandun na yung pag-atake ng tinatawag nating rinderpest na yun ay dala ng mga cattle na idinadala dito sa isla ng Mindoro. Hunting, kaingin farming, cattle raising at logging, nabubuo ang istorya kung bakit nanganganib na ma-extinct ang tamaraw. Akala ko ay malapit-lapit na ang aming final destination. Ang layo-layo pa pala ng tuktok ng bundok Magawang. Saan po tayo papunta? Ito po yung matulis na bundok yung isa. Saan po ito? Sa maliligid ng kunti, doon tayo. Ito pa. O ito. Ito malaki. Yung mali. Mga ilang oras po yan? Mga dalawang oras po yan. Kung ganito tayo ang lahat. Patungo sa Magawang site, sa aming paglalakad, nakita ko ang bakas ng tamaraw. Ano po to? Bakas po ng? Tamaraw. Bakas po ng tamaraw? Papunta po saan yung tamaraw? Dito. Bago pa. Ganun. Dito po siya papunta. Papunta doon. Doon po sa pupuntahan din natin. Ano po ito? Tamaraw po. Tamaraw po. Tayo po ng tamaraw? Tayo. Basta na sunuhang daan, tamaraw yun. Ay, ibig sabihin po, dumaan po dito yung tamaraw? Nagadaan sa daan ng tao, tamaraw. Doon po sila dumadaan? Oo, nagasundan din. Ito rin po yung sinusundan nilang daanan. Yung daanan ng tao. Daanan ng tao. Mag-isip. Pero mo yun, gusto nga ang daanan ng tao na malinis na ang sundunin. Sundunin niya. Ganun pala yun. Kaya takot-takot na ako sa tamaraw maglakad mag-isa. So may tamaraw na po dito na pala mo ilapos? Yung kagubatan na yan, mayroon na yan. Bagong tae ng tamaraw. Puro bakas ng tamaraw. Ito na nga ang kanilang teritoryo. Kung natuwa kami sa mga bakas ng tamaraw, naramdaman naman namin ng takot ng mga mangyan. Halos iwan na nila kami sa paglalakad para agad marating ang campsite. Ayoko na maglakad lang mag-isa. Kahit halimbawa may utos ka sa akin, dito tayo at saka doon, magkuha ko doon sa kabila. Ha? Kahit mo ako patayin, ako takot kung wala akong kasama. Baka masuwag po kayo ng tamaraw. Sigurado, marami akong nakita po. Na suwag, apat na butil na suwag sa tao, batangan din. Isa namatay agad. Namatay agad. Nasuwag dito niya, malalim. Kaya't nang madaanan namin ang lubluban at inuman ng tamaraw, medyo kinabahan ako. Bulaos, ano po yun? Ang daan niya. Daan ng tamaraw. Daanan ng tamaraw? Dito po sila umiinom? Yan nga. Doon umiinom. Kaya pala may malinis ang daan niya. Yan ang inuman niya. Lagi. Tamaraw niya. Ano kaya kung may biglang bumulaga ang tamaraw sa amin? Malapit na kami sa kampo. Papalubog na rin ang araw. Salamat at walang tamaraw na sumalubong sa amin sa daan. Eto na! Sa wakas! Nakarating din!
Ain't no mountain high enough. Wow. Alas 5:30 ng umaga, kailangan na naming umakyat sa kalapit bundok sa likuran ng kampo. Gamit ang telescope, isa-isa naming bibilangin ang tamaraw. Kailangang tahimik ang lahat, malakas ang pandama ng mga tamaraw. Kahit kilometro ang layo, nararamdaman nilang may paparating. Baboy ramo pala ang nakita.